Magandang tanghali po sa inyong dalawa, Mr. Serrano at Mr. Ramos. Magandang tanghali din po, sir. Kayo po ay nag-duty sa? DNR Provincial Office po, sir. DNR? Opo, sir. O, gobyerno yun, tanggapan ng gobyerno. Saan lugar? Sa Lawag City po, sir. Okay, sa Ilocos? Ilocos po. Alright. Ilang oras po yung duty nyo, sir? Bali, 12 hours. 12 hours. Ang minimum po kasi sa Lawag, nag-check na namin, is 340. Opo, sir. 8 hours. Magkano po bayad sa inyo? 340 lang po, sir. 340 lang? Opo. Okay. So, eksakto tayo sa minimum. Yes, sir. Ang tanong, ilang oras ng trabaho? 12 to 14 hours po minsan, sir. Po. 12 to 14? Umaabot po kami ng 14 hours. So, kuminsan 4 to 6 hours ang OT nyo? Yes, kada sir. Araw? Yes, sir. May bayad ba yung OT? Wala po, sir. Yun yung dahilan kayo napunta rito. Opo. Ilang beses sa isang linggo kayo nag-duty? Bale, dalawang beses lang kami mag-day off sa isang buwan, sir. Halos wala. Wala po, sir. Ayun, no? Si Mr. Antonio Castillo, Operations Manager ng A-Star Security Agency. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Castillo, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, meron po ako nasagap na balita ano po, na kayo raw po ay papayag sa lahat ng sasabihin ko ngayon mismo. Dahil kayo po ay natatakot na kayo po ay mapapasara ng sosya. Yun po yung balita ko. Ito po yung balita na yun, ano? Tama ba? Oh, ngayon ko lang na balitaan po yun, sir. Oh. Wala pa naman. Tama, kasi pag hindi mo sinunod sa balita ko, eh mapapasara kayo. So, susundin mo lahat ng masasabihin ko. Ito yung mga sasabihin ko. Okay, una, sir. Itong dalawang SG nyo, si Mr. Serrano at si Mr. Ramos, nag-duty sa DNR, opo, sir, dyan sa Lawag, eh hindi binabayaran yung kanilang OT. Bakit naman hindi? Binabayaran naman, sir, ah. Nagtataka nga ako, sir, doon sa gwardyan yan. Alam mo, sir, ang ginawa niya, dapat masuspenso pa yan. Ginasto yung sahod ng mga kasama niyang gwardya sa Badok. Ano po? Inayos ko yung problema niya tungkol doon, sir. Kasi ayaw na niya siyang pabalikin sa dati niyang pinag... Sir, wag na. I'm not gonna play by your game. Ito po, sir, ang pinakasitwasyon. 12 to 14 hours sila nag-work. Okay po yung minimum nila. Okay, binabayaran silang 340 per day. Pero pang 8 hours yan, ang trabaho nila is 12 to 14. Na wala naman po dito sa payslip, hindi po nakaspecify. Meron, sir. Basta itong ano ang nakalagay sa DTR nila, sir, binabayaran namin. Wala eh. Wala din sa payslip, sir. Oh. Tinignan ko na kanina yung mga payslip nila. Hindi po naka-indicate dito na yung kanilang OT ay bayad. Kasi po, sa payslip dapat naka-breakdown yan. Eh dapat sila, pag magsahod sila, sir, dapat i-complain nila kung may OT sila na hindi na binabayaran. Okay, sige ha. Bakit mo raw hindi kinomplain nung magsahod kayo na walang bayad sa OT? Sige, ito sasagutin niya, sir. Hindi mo naman, kwan, sir. Alam kung ilang oras yung mga overtime namin kasi talagang 12 oras naman yung pinapa-duty nyo sa amin. Eh, 8 hours lang dapat sana. Kung anong nakalagay sa DTR nyo, yun ang babayaran namin. Kung may OT kayo, bakit hindi nyo inilagay sa DTR nyo? Eh, 12 hours lang. 12 hours kasi yung sinabi nyo na duty namin, sir, nalaman. Oo, kung may overtime kayong pinag-duty, binabayaran namin yun gaya sa mga ibang gwardiya. Sinabi, yung kasi sa kontrata, sir, 340 yung 8 hours. Oh. 12 hours kami nag-duty. 340 lang yung binabayad nyo sa amin. Hindi 8 hours duty kayo, 12 hours. Kaya nga, 12 hours ang duty nila. So may bayad ba yung kanilang 4 hours na overtime? Sir? Yung 4 hours nilang overtime, may bayad ba? Wala. Yung admin officer kasi nakakaalam yun, sir. Sir, ito ang sasabihin ko sa'yo, sir, ha? Wala pong bayad yung kanilang OT dahil dito sa payslip, hindi po nakadeklara na binayaran yung 4 hours nila overtime per day, bawat araw. Now, sir, tulad na sinabi ko, yung balita ko, mukhang mali ang balita na nasagap ko kasi nagmamatigas ka.
So ito hindi na balita, it will be a fact na kayo po isa ay sa gusto nyo, magbabayad po kayo sapagkat ito po mga empleyado ninyo, naapi nyo po. So bakit tulala lang muna ko sa'yo. Sir, magbabayad po kayo, sir, o magbabayad kayo? Yung admin officer nga ang dapat makausap dyan, sir, kasi sila ang nakipag nag-seminar. Sir, nung, sir, kayo po bilang operations manager, kayo po yung kanilang direct supervisor, dapat meron din kayong say. Okay? Opo, sir. Pero yung mga ganong bagay... Sir, sir, ito po ilalapit namin sa Sosya at sa Dole. Kailangan pa ba, sir, dadaanin natin sa Santong Paspasan? Ito po, Santong Dasalan. Kami po, nakikiusap ng maayos at kumpleto naman po sa mga ebidensya na talagang hindi nababayaran yung kanilang OT. So, nakikiusap kami, bagamat talagang pera nila yon para sa kanila talaga yon. Nakikiusap kami, kung maaari lang, please lang, pakibigay na po yung mga OT nila na mga hindi nabayaran. Yan po yung Santong Dasalan. Kung ayaw nyo po, gagawa kami ng paraan na magiging Santong Paspasan. Alin po bang gusto nyo, sir? Sir, kausapin ko ang admin officer namin dyan kasi siyang nakakaalam sa mga bagay na yan. Ang sa akin, sir, kasama po sa Santong Paspasan, kakausapin po namin yung DNR para tanggalan kayo ng kaso, amin ng kontrata, dahil ang DNR po, isang sangay na ating gobyerno na I'm sure hindi magtotolerate ng pang-aapi sa mga empleyado. Pag ang DNR na po at saka yung Dole mag-uusap, sigurado sir, tanggalan kayo ng kontrata niyan for sure. Kaya nga sir, gusto kong maayos din natin to. Okay. Na hindi tayo abot sa ganun. Opo sir. Sir, ito sir, makinig ka sir ha, para malaman mo naman na kami talaga po sir ay hindi nagbibiro. Mr. Nathaniel Lacambra, Director ng Dole Region 1. Mr. Lacambra, magandang tanghali po sir. Magandang tanghali po, Mr. Sul po. Sir, sa tulong po ninyo, tawagan niyo po yung DNR at maging ito pong agency na pag-usapin niyan sa inyong tanggapan para mabayaran naman po itong mga pobreng SG na matagal na pong naapi, Director. Hindi naman ang ginagawa ko. Hindi lang po doon sa posting ng DNR. Ang mangyayari po dyan, pati lahat ng mga posting ng security agency na yan dyan dito sa aking region. Ayun. Papatawag ko. Kasi kung nangyayari doon sa DNR yan, malamang-lamang nangyayari sa ibang posting nila dito sa region ko. Yun. Yun. Sige po. Sa paho, yung DNR, alam ko ho na compliant yan dahil lahat po ng government agencies inutusan na po ng Commission on Audit na tumupad sa ating mga labor standards yung mga kontrata nila po sa security guards at sa janitorial center. Sobra-sobrang thank you po, sir. Yan po talaga ang gusto marinig ng lahat ng magagawa. Sana po, pag wala na po si Dole Secretary Bello, kayo pong pumalit. Napakagaling niyo po, sir. Hindi, sir. Hindi ako nagbibiro, sir. Talagang sinasabi niyo po yung dapat at gusto na marinig ng mga manggagawa. Salamat po, Sir Nathaniel, ha? Yes, sir. Yes, sir. Pakitext na lang po yung saktong pangalan po ng security agency na yan. Opo, sir. Mr. Lacambra, mabuhay ka, sir. God bless. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you po. Mr. Castillo? Yes, sir. Narinig mo yung sinabi po ng Dole, sir? So, so sir, darating po yung dalawang SG dyan. Babalik dyan. At kayo po, kasama kami, makipag-meeting ho kayo sa Dole. Ipatatawag din daw po yung DNR, patay kang bata ka, mawawalan na kayo ng trabaho. Kasi makakansila po yung kontrata sa DNR. At the same time, pati yung sosya, involve po namin. Okay, sir? Ano, sir? Sabihin ko sa admin officer namin, sir, kasi apo, siya talaga ang may saklaw dito sa mga ganong problema. Okay, pero being the immediate supervisor ng mga ito, sana, sir, you have to protect the rights of your people, of your men. Yan yung trabaho ng isang leader. Sir, ikaw ay kinukonsider nila bilang leader nila. As a good leader, you make sure na yung mga tao mo is being taken care of. Oo, sir. Diba? Alagaan mo yung mga tao mo, sir. Kasi kung hindi dahil sa mga tao mo, sir, saan ba nang galing yung mga pera nyong lahat dyan sa agency, sir? Diba, manpower kayo, ibig sabihin sa pawis po ng inyong mga SG, sir. Di ho ba, sir?
Kung wala po yung mga SJ, magsasara na po ang inyong pong kumpanya, sir. Diba? Kaya nga, sir, alagaan nyo itong mga tao nyo. O, inalagaan naman namin sila, sir. Hindi, sir, eh. Kung inalagaan nyo po sila, sir, hindi saan sila pumunta rito. Alam mo ba yan, sir? Kung hindi dahil sa kanila, sir, sa pawis nila, sa puyat nila, wala ka sana dyan sa agency na yan. Totoo, sir. Di ba? Pustahan tayo. Maniwala ka, hindi. Di ba? Oo, sir. Yung bawat pawis na pumapatak sa kanilang muka, kanilang katawan, at bawat puyat sa kanilang mga mata, yan ang nagpapasweldo sa inyo. Yan ang naglalagay ng mga pagkain sa inyong mga mesa, hapagkainan. Sa iyo at sa mga boss mo dyan, lahat kayo dyan, sila ang dahilan kung bakit meron kayong kinakain sa bahay ninyo. Okay, sir? Okay, opo, sir. Opo. Salamat naman, sir, at naintindihan nyo, sir. Okay, okay, sir. Pasensya na lang po kayo at hindi ko masyadong masagot yung mga tungkol na sa bagay na yan. Kasi yung admin officer kasi ang nakakaalam. Sir, yun, sir, sir, stop being a Poncio Pilato. Naghugas kamay ka palagi. Come on, sir. Be man enough to take responsibility for your men. Come on, sir. Operations manager ka, dapat astig ka. Magpakalalaki ka naman, sir. Para ka naman binabae. Pasa ka ng pasa dyan sa iyong admin. Hindi naman, sir, kasi may... Tayoan mo, sasabi mo, sige, may pag... Okay na sana kanina, nag-sorry ka na eh. Tapos ngayon, papasa ka pa sa admin. Okay na yung kanina, hanga na ako sa'yo. Nag-sorry ka at gagawa mo ng paraan. Huwag mo na ipasa sa admin. Okay, sir? Okay, kasi, sir, dapat alam mo palagi yung nangyayari sa iyong mga tauhan. Alagaan mo yung mga tauhan. Okay? Kasi okay, sila po ang dahilan. Sasabihin ko ulit, one more time, kung bakit kayong lahat dyan sa agency ay nariyan. Okay? Okay, sir. Story ulit. Okay, sige, sir. Now, I rest my case. Nag-apologize na. Okay? Salamat po, sir. Doon na tayo magkita-kita sa Dolly, sir. Okay, sir. Okay. Magandang tanghali po, Mr. Castillo. Okay. Nagdole na po kasi yung kasamahan ko doon, sir, kaso walang nangyari. Hindi, sir. Iba yun. Yung nagdole na, hindi kami kasama. Pag kami kasama, iba yun, sir. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Maraming pag kami kasama, eh, yung mga taga-dole, magkikipag-cooperate. Plus, narinig mo naman yung taga-dole kausap natin. Yes, sir. Kataas-taasan yun sa Region 1. No, okay? Sir. Sige po, ayusin natin to. Maraming samahan salamat namin kayo para maging komportable kayo. Maraming salamat po, sir. Okay, sir. Sir, ano po ba yung sistema ng pagpasok nyo dito sa Lian? Ang duty po namin kasi, ma'am, 7 to 7. Tapos minsan pag nalilate yung mga nagre-relieve, umaabot ng 14 hours, ganun. Ang sistema kasi nila medyo luma na eh. Agaran po ba kayo katagal na nagkatrabaho dito? Mga 18 months sa akin, ma'am. Kayo po? 8 years po. 8 years. Matagal na po, tapos ganun pa rin yung sistema. Hanggang ngayon, dati ganyan na rin sila. 14 hours talaga sila magpapasok. Pero, hindi bayad yung OT nyo. Hindi pa. So, sobra-sobra. Pero, meron naman kayong benefits. Okay naman, no? Pag-ibig, okay, tapos SSS, ma'am. Pag-ibig, okay naman. Ang holidays? Wala. Days, so pati holiday, hindi bayad? Hindi po. Ah, may pamilya kayo? Anong sinasabi ng missis? Sinasabi ng missis ko, ma'am, na... Umalis na raw ako sa agency ko. Kaso, ngayon, pag-isipan namin na pumunta muna rito, ma. Para mabayaran naman yung kulang. Para makuha nyo naman yung kulang. Mm-hmm. Wala naman kayo ibang pinagkakitaan. Ito lang talaga. Yes, ma'am. Minsan, ma'am, nagsasaka. Mm-hmm. May mga kasama pa ba kayo dito? Marami, ma'am. Baka aabot ng kulang yun, ma'am. Ngigit kumulang mga 60. 60? Oo. 60 katao? Mm-hmm. O bakit hindi po sila napasama? Hindi sila makasama dito? Ay, masama, ma'am. Ayan, sinabi nga ni Idol kanina, no? Na pupunta tayo sa Dole at Sosya. Tapos sasama na rin ang DENR. Para nang sa gayon makaharap nyo sila at doon ipapakita nyo yung payslip nyo bilang ebidensya na hindi bayad yung OT nyo. Ano, opo. Para nang sa gayon ay magkabilangan na at mabayaran na yung mga kakulangan opo, na bayad lalo na sa OT nyo po. Opo. Opo.